I want you to open your Bible in the book of Exodus chapter 3 verse 15. Sa Exodus po tayo, no? I am about to preach to you yung importance po ng pag-ibig natin at concern natin sa second and third generation ng mga buhay po natin. You know, particularly, hindi maintindihan ng mga tao na ang salvation ni Lord leads to a package deal. Say that word, package deal. Isa pa po, package deal. Ano yung package deal na sasabihin ko ngayon? Ang package deal po, si Lord gusto niyang i-save ikaw, yung next generation mo, tsaka third generation. Tingnan nyo ha. Basahin natin ito sa Exodus chapter 3, verse 15. Sabi niya, no? God also said to Moses, say to the Israelites, the Lord, the God of your fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob has sent me to you. Parang tinanong ni Moses, Lord, kung tinanong nila ako, sino yung pangalan ng Diyos ko? Sabi niya, ipakilala niyo ako. Sabi niyo, ito ako, ako yung God ni Abraham, God ni Isaac, at God ni Jacob. Eh, sino ba yun? Eh, si Abraham po, siya po yung first person na naka-receive ng promise ni Lord. Package deal, pag binless ni Lord si Abraham, ibibless niya kasama sa package yung anak niyang si Isaac tsaka yung apo niyang si Jacob. Package deal yun. Three generation. Kaya nung nagpakilala si Lord sa time ni Moses, pakilala mo ako sa Pharaoh, I am the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. Tatlong generation. Parang yung anak ko tsaka yung anak ng anak ko, tatlong generation. Hindi ito makita ng maraming tao kasi yung iba mga yung mga Kristiyano po ngayon, hindi nila na siguro kulang sa pagbabasa po ng Bible. Akala nila sila lang mag-isa, hindi nila alam package deal. Tingnan niyo po ha. Buksan niyo sandali itong Bible, isa pang passage, Acts 16:31. Tingnan niyo po ha. They replied, "Believe in the Lord Jesus and you will be saved, you and your household." They replied, "Believe in the Lord Jesus and you will be saved, you and your household." Package deal. You and your household. Package deal. Pag na-save ka, may tendency masasave yung entire household. No? Basahin niyo yung Acts 11:14. Tignan niyo to. Ang gaganda ng mga verse na to, 11:14. He will bring you a message through which you and all your household will be saved. Sa makatawid, pag sinabing household, may nanay, tatay, may anak. So may first generation saka second generation. Household eh. Tama. So parang sinasabi ng Panginoon, bakit kayo nag-iisip lang na pansarili nyo lang? Hindi nyo ba alam na nuliligtas ko kayo? Gusto ko maligtas din ang buong pamilya nyo. Ilan ditong Kristiyano, wala kang concern. Nakakilala ka sa Panginoon, pero wala kang ka-effort na makakilala ang household mo. Pag sinabing household, buong pamilya. Ang pamilya kasi ganito. May tatay, may nanay, may lolo. Amen po ba? Wala kayong makitang tatay na tatay lang tsaka anak. Walang ganun. Laging may lolo. Say amen. Maganda sana makita ko may mga lolo sana. Sino ito yung mga lola? Taas yung kamay. May lola na ba dito o lolo? O yun meron. Palakpakan natin. May mga lola pala tayo dito. Pag may lola ka, si lola, yan ang first generation. Yung anak niya, yun ang second generation. Yung apo niya, yun ang third generation. Pag sinabi ng Bible, you and your household will be blessed or you will be saved, tatlong generation yun. Now, the reason sinasabi ko po ito sa inyo, gusto ko lahat, prayer ko po, lahat ng taga-dulos, magkaroon kayo ng fresh at bagong desire na makita po natin yung ating family members makakilala sa Panginoon. Masave din. Sino sa inyo pinagpe-pray nyo, masave ang family mo. Taas yung kamay, yung pastor, gusto ko pong masave yung family ko. Yung nanay, tatay ko, tsaka yung mga lolo ko, masave. O kaya yung aking tinatawag na mga apo, yung magiging anak ng mga kapatid ko, tsaka yung anak ko. Parang ito po, hindi ito nakikita na maraming tao. Kasi po, hindi nyo nakakita kung ano yung nasa loob ng package ni Abraham. Ito po yung gusto kong i-share po sa inyo.
Ano ang meron doon sa three-generational message ng Panginoon noong Genesis? Kasi po, pag hindi nyo po ito nakita, takaw backslide, takaw topak, takaw, you know, bulakbol. Alam nyo, pag nakita mo, i-bless pala ni Lord ang anak ko tsaka apo ko. Tingnan mo, the moment madinig mo yan sa sarili mo, magbe-behave ka. Kasi gusto mong ma-preserve yung mga anak mo. Alam nyo bakit may nasisira mga pamilya ngayon? Marami mga, siguro isa ka diyon, siguro baka meron tayo, I don't know kung meron dito ganyan, yung prostrate, na prostrate ka sa tatay at nanay mo, bakit ganito lang yung buhay na? Sino sa inyo na prostrate ka sa pamilya mo? Bakit gito? Ah, baka po yung nanay tatay mo, hindi sila kasama sa vision ng three generations. Hindi sila nag-iisip kung ano mangyari sa asawa nila, sa anak nila. Kaya po, isa ka doon, siguro baka ikaw naging bunga ka o biktima ka ng mga tatay na walang vision sa three generations. Ang Kristiyano, nagbabasa ng Bible, pag-aaralan nyo to. Kasi kaya gusto ni Lord na matutunan nyo to. Mahal ka niya, mahal niya anak mo, at mahal niya ang apo mo. Hindi nyo yan nakikita kasi nung kinausap ni Lord si Abraham, wala siyang anak, wala siyang apo. Pero pinangakuan siya na magkakaroon siya ng anak at magkakaroon siya ng apo. At ang pangako na yon, ang makikinabang ng pangako ni Abraham ay sa kanyang anak at magiging sa mga susunod na salinlahi. Ganong katindi yung package deal ng salvation na binigay kay Abraham. So ang package deal ni Lord nung isiname niya si Abraham, yung kanyang magiging anak, magiging apo, ipo-pour out niya ang blessing. Oh, tingnan niyo kung ano yung package deal na blessing ni Abraham, ha? Kasama yung anak tsaka apo. Basahin yung Genesis chapter 12. Tingnan niyo yung package deal blessing. Sabi niya ganito. Genesis chapter 12, verse 1. Ito yung sabi sa kanya. The Lord has said to Abraham, hindi pa Abraham ang pangalan niya. Ano pa pangalan niya noon? Abraham pa, hindi pa Abraham kasi nag-change ang pangalan niya pag binasa mo sa chapter 17. So from Abraham, sabi niya, Abraham, go from your country, your people, your father's household to the land I will show you. Verse 2, ito yung pangako. I will make you. Ibig sabihin, hindi ka pa ganun. Ako gagawa niyan. Si Lord ang gagawa. I will make you into a what? Teka muna Lord, mukhang malabo yan. Isa lang ako, magiging nation ako. You see? Futuristic yon, hindi ngayon. God is giving a word to someone, Abraham, what will happen in the future. You will become a great nation. I will make you a great nation. God is telling Abraham the picture of his future. Ba, isa lang ako magiging nation? Ba, madami yun. And then sabi niya, and I will what? Bless you. Gagawin kitang isang great nation, ibe-bless kita. Tapos sabi niya, I will make your name great and you will be a blessing. Gagawin kitang nation, ibe-bless kita. Ha? Your name will be great. Eto matindi, magiging blessing ka. Ang ganda, no? I will bless you and you will be a blessing. I will bless you and you will be a blessing. Sino gusto mong makita sarili mo na ako'y pinagpala at dahil ako'y pinagpala, nagiging pagpapala ako sa iba? Madadama yung household mo talaga. Na? So, minsan ang tao, nagsisimula sa iyo talaga, ang pamilya sa iyo. From you, it will spread to your family. You will be a blessing. Anong sabi ng verse 3? I will bless those who bless you. Ganda niya, no? Kaya yung tumasang, i-bless mo lang ako. I-bless mo ako, i-bless ka ni Lord. Pero sabi niya, whoever curses you, I will curse. Sabi mo sa katay mo, lagot ka. Ha? Huwag mo kong i-curse, tirahin ka ni Lord. Parang ganun yun. Ha? Whoever curses you, I will curse. And all peoples on earth will be blessed through you. Ba, maganda pala yung blessing ni Abraham. Tingnan nyo,
when God introduced himself in the time of Moses, I'm the God of Abraham, Isaac, and Jacob. See, Moses is the product of God's promise. The nation of Israel, the Hebrew people, become a nation now. It's no longer one. It used to be Abraham only. It becomes Isaac only. And then Jacob only. But Jacob this time had 12 sons. It becomes 12 tribes. And from the 12 tribes, it becomes a nation of Israel. Hindi ho nanatiling isa, dumami. Kaya yung life ni Abraham, hindi siya nakatingin lang sa sarili niya ngayon. Nakadepende ang buhay niya sa pangako ng Diyos sa future. Tayong mga mananampalataya sa Diyos, yun dapat ang isip natin. Nagbe-behave ka, nag-aayos ka, ayaw mo na mag-backslide, ayaw mo na gumawa ng kalokohan. Bakit? Kasi iniisip mo yung second generation mo, tsaka third generation mo. Kung bata ka, I encourage you. Ang three-generational thinking, ang lakas mo magpabait niyan. Kasi iniisip mo yung future mo eh. Bira ka makakita ng mga taong iniisip ang future. Kukompare ko lang sandali yung verse 1 sa chapter 12. Ha? Tingnan nyo. Para makita nyo yung ginawa ni Abraham. Sa verse 1, sabi niya, "The Lord has said to Abraham, go from your country." Go. Say that word, go. Sabi ni Lord, umalis kayo dyan mula sa bayan mo, mula sa lahi mo, mula sa pamilya. Umalis ka dyan. Dadaling kita doon sa isang lupain that I will show you. Yung land of promise nga. Pagdating ng verse 4, tinin yung response niya after giving the promise, verse 2 and 3. Pagdating ng verse 4, so Abraham ano? When? Parang sinabi niya, go! Nag-respond. So Abraham went, as the Lord had told him, kung ano sinabi ng Diyos, pinakinggan niya. Binabanggit ko to kasi mahalaga to. Ito yung malungkot. Bigyan ko ng konti malungkot noon. Maraming mga Christian, because of yung ignorance of the Bible, hindi sila naniniwala yung mahalaga magbasa ng Bible, daily mag-devotion. Pinagbabasa ko kayo ng Bible kasi sabi ng Bible, pag hindi nyo alam ang Bible, hindi ka makakatupad dun sa mga alituntunin bago ibigay siya. Now, tingnan nyo to. Nasubukan mo na bang hamunin na magpakadami pero wala ka namang kakayahan? Tingnan nyo. Sabi ni Lord sa kanya sa pangako, be-bless kita, padadamihin kita. Buksan mo yung Hebrews chapter 11 verse 6. Tingnan mo sabi po ng Bible, Hebrews, sabi dito, and without faith, it is impossible to please God because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. Ito na, papasok na. We cannot please God without faith. It's impossible, sabi ng Bible. So, yung mama na pangakuan, yung mama sinabihan ng pangako, ang tanong, maniwala kaya si Abraham? Yun ang tanong. Kaya mo bang maniwala na magkakaanak ka, isang daon taong gulang ka na? Kaya mo maniwala? Kaya mo bang maniwala na pag tinina mo yung asawa mo, 90 years old na lola, magkakaanak pa? Pwede ka muna, pastor. Ang alam ko po, mga 45, mga bago mag-50, ano na yan, menopause. Eh, 90 anyos, tawag dyan, menopause. Ha? Yung maghubo sa'yo, yung 100 years old, mapapalapit ka kay Lord. Panginoon, patawarin mo po ako, Lord. Yakadiri, Lord. 100 taon eh. So malabo, 100 taon si Abraham, 90 anyos yung babae, malabo, sabay-sabay natin sabay, malabo. Tingnan nyo po sandali yung Romans 4, 18 and 19. Dito nyo po maintindihan yung sinasabi kong malabo. Ito. Against all hope, Abraham in hope believed and so became the father of many nations, just as it has been said to him, so shall your offspring be. Verse 19. Ito yung nakakatawa. Without weakening in his faith, he faced the facts. What is the facts? Are you ready to face the facts? Ito yung facts. That his body was as good as dead.
since he was about 100 years old, and that Sarah's womb was also dead. Tignan mo na, ito yung mga facts. Alam nyo, tayo mga Kristiyano, we always had a problem with facts. Ha? Alam mo, dapat practical tayo. Paano mangyayari yan? Paano ba magkakaanak yan? 100 taon na yan. Yun ang facts eh. Paano ba siya magkakaroon ng anak? Si Sarah, matandahan na yun. Dead na ang womb. Yun ang facts. Kaya bang talunin ng faith mo yung facts? Yan ang maganda. Kasi po araw-araw, sa lahat ng mga naniniwala sa Panginoon, dapat masanay ka na how talunin yung mga facts ng faith. Ang tumatalo kasi sa facts, faith. Ha? Sino sa inyo by the facts? Stop. Wala. Hirap. In facts, wala. O ano ngayon? Pero sabi ni Lord, titingnan mo yung facts, wala talaga. Facts, wala talaga. Eh, pagka ganyan ang ugali mo, wala talaga mangyayari sa'yo. Dapat, facts. Ngingitian mo. Wala yan. Kaya ng Diyos yan. Say amen. Ano kaya ginawa ni Abraham? Nung tinanong niya yung kanyang asawa, sweetheart, I have a good news for you. Ano yun? Magkakaroon tayo ng anak. Sabi ni Sarah siguro, tumigil ka, tatanda mo na. Nag-iisip ka pa ng ganyan? Bastos. Siguro ganun sinabi ni Abraham at saka ni Sarah. Pero sweetheart, hindi, totoo. Paano totoo? Sabi mo, nakausap ko ang Panginoon, may dumating na anghel, sabi sa akin. Kakanak tayo. Kasi nga, pagdating sa facts, ang hirap maniwala. No. Na-imagine mo, kung ikaw si Sarah, maniniwala ka? Malamang hindi. By. Eh kasi by facts. Hindi na pwede magka-baby. 90 years old na ako. By facts, that's impossible. Pero hanga ako nung sinabi po ng Bible sa verse 19. Ang galing, pakibalik mo yung verse 19. Without weakening in his faith. Ha? Alam nyo, nakakapampahina ng faith, facts. Ang nakaka-discourage, facts. Oh, kaya pag tumingin ka sa facts, kaya ang labanan dito, facts or promise? Yon. Ha? Sabi mo sa katabi mo, facts or promise? Sino ang boto sa promise? Taas yung kamay. Pastor, sa promise ako. Eh, teka muna, ito yung facts. Tatalunin niya ng promise ni Lord sa akin. Now, sino sa inyo meron na sa heart mo assurance na pagpapalain ka ng todo-todo? Yung sinasabi sa, sabi ng iba, Pastor, kay Abraham yan. Oh, tinan mo naman, oh, pango. Pang Abraham yan. Hindi pang akin yan. Eh, teka muna, sandali. Kaya sabi ko, nagbabasa talaga yung dapat yun ng Bible. Eh. Yung tinuturo ko sa inyo sa Bible, alam nyo ba, gusto kong sabihin sa inyo na ang mga taga-dulos ay kasama sa descendants ni Abraham. Alam niyo ba yon? Sabi niyo ba? Ay, papatunayan ko, Galatians 3.29. Tinan mo ha. Sa Galatians 3, ito yung basihan. Tinan mo katabi mo, sabi mo, Jew ka pala? Sabi mo sa kanya, Jew ka pala? Tinan mo katabi mo, Jew yan, Jew. O, sa size pa lang, Jew na eh. Jew tayo, di ba? Jew. Ito yon. Ano sabi ng Galatians 3.29? If you belong to Christ, ha? Yan ang labanan. Diyan nakikita. If you belong to Christ. Sino sa inyo you believe you belong to Christ? Taas yung kamay. At teka muna, doon sa mga, hindi, sorry, hindi to para sa'yo. Ha? Sabi sa tayo mo, sorry na lang, ha? If you don't belong to Christ, hindi ka kasama dito. Ito, if, say the word if. Kasi may mga tao kasi hindi naman talaga kay Christ. Sino yung mga taong hindi kasama kay Christ? Eh di yung mga gustong mamuhay sa kasalanan, yan yung mga hindi sumasamba kay Jesus, yan yung mga walang gana sa pagpunta ng simbahan, walang gana mag-cell group, walang gana mag-devotion, hindi malang Bible. Eh kasi, normal yon, wala kay Christ.
Eh, sino yung mga nasa in Christ? Eh, di yun ang mga tumalikod na sa kasalanan. Yun ang mas mahalaga na yung relasyon niya sa Diyos. Ah, nagbabasa ng Bible araw-araw yan. Malamang, nagsisimba na yan. At obedient sa Panginoon. Okay. Now, yun ang mga in Christ. Say amen. Ano daw yung ibibigay pagka in Christ? Ito mahalaga. Ito exciting. If you belong to Christ, then, say that word, then you are Abraham's seed. Ha? Ibig mo sabihin, Bishop Uriel, dahil na kay Kristo ako, ako yung isa sa mga descendant ng seed ni Abraham? Eh, yun po ang sabi. Nagiging spiritual seed tayo ng dahil kay Christ. And heir, said the heir. Sa Tagalog po ng heir, buhok, amen? Hindi, heir yun eh. Pag sinabing heir, tagapagmana, okay? Tagapagmana, tingnan mo yung katabi mo. Mukhang walang pera yan, pero may mamanahin yan. Ano mamanahin yan? Genesis 12, 2 and 3. Ano mamanahin niya? You will be a great nation. You will be blessed. You will be, your name will be great and you will be a blessing. I will curse those people who curses you and I will bless those people who bless you. Sabi po dito, if you belong to Christ, then you are Abraham's seed and heirs according to the promise. Ang problema ng iba, masyado nilang minamaliit yung mga taga-dulos eh. Wala sila kalam-alam. Kayo ang magbe-bless sa kanila. Ha? Tignan mo yung katabi mo ulit. Kita mo, apo ni Abraham yan. Kaapo-apuhan ni Abraham. Tawag sa atin mga spiritual Israelites. Spiritual Jew. Sa merit ng ating pananampalataya kay Jesus. Na-connect tayo, Gentiles tayo, hindi naman tayo mga Jewish people eh. Ang mga Gentile, ginrapted tayo dun sa line ng Israelites. Spiritually, lahat ng born again, lahat ng Christian, kahit American, kahit European ka, kahit Chinese ka, o Korean, or Filipino, it doesn't matter. Because what connect us to our God to receive promise is not on the merit of the color of our skin. It's not on the merit of our geographical location. Ang merit ng blessing ni Abraham nagpo-flow sa atin, it's because we believe on Jesus Christ who died on that cross and His blood washed us from every power that separates us from God. And because we believe on Jesus Christ, we believe that He died on that cross and then He was buried and third day He rose again. Tayo ngayon na naka-receive ng faith na yon. Kaya tayo ngayon, ginrap na tayo. We become part of God's spiritual family. You hear me, mga kapatid? Noong araw, ang plano niya, ang Abraham, ang magiging nation, Israel. Ang Israel na yon, siya magre-represent ng kingdom of God throughout the world. But today, because of Jesus, the church, you and me, the building, the church now becomes the representative of the kingdom of God. If you are now part of, you are in Christ, you belong to Jesus, then you are part of the kingdom of God. Well, because you are part of the kingdom of God, all the promise of God sa'yo. Kaya huwag kang bibigay. Sabi mo sa katin mo, huwag kang bibigay. Sabi mo, huwag kang magbabackslide. Ha? Sino rito yung hahawakan mo yung promise sa'yo ng Panginoon? Ha? Noong ako'y naging Christian na ako, natutunan ko to eh. Noong nanay tatay ko, may hirap. Grabe. Sabi ko sa mother ko, ma, huwag kang mag-alala. Bakit? Bubuhos na blessing sa atin. Bakit? Eh, naging Christian na ako. Kaya dapat lahat kayo tumanggap sa Panginoon. Package deal tayo. Pag na-save ako, dapat save din kayo. Dahil pag na-save kayo, lahat tayo pare-pareho tagapagmana. Ang mahirap, ma, ako, control ako ng Diyos, kayo control kayo ng demonyo, isa control ng demonyo.
malabong ipackage tayo dito. Dapat, pareho. Alam nyo po, sa kakashare ko sa magulang ko at mga kapatid ko, buong family ko na born again. Alam nyo nangyari, lahat po ng sinasabi ng Bible na blessing, hindi na ho kami mahirap ngayon. The Lord bless us because we claim the Word of God. Kaya wala po magiging pordoy at mahirap sa dulos. Pag sumama ka sa dulos, katulad din ang sumama ka sa Kingdom of God. Pag naging delusion ka, katulad ka ni Abraham, you belong to Christ, to our God. Kaya sabi mo nga sa katabi mo, congratulations. Pwede bang palakpakan mo yung katabi mo? Hindi na ka, ano yan, ha? Now, I'm so glad to tell na ang bawat isa po sa atin ay tagapagmana ng karian ng ating Panginoon. Now, tingnan niyo po ito. Pastor, ang ganda po ng pangako, ah. Naging Christian ako, Pastor. Package deal sa aking pamilya. Ano lang ang gagawin ko? Bigyan ko kayo ng two important words kapag naging Christian ka. The first word is obedience. Say that word, obedience. Isa po, sabi mo, obedience. Balikan mo sandali ang Genesis 12:1, obedience. Yan yung obedience, ha? Malaga kasi itong obedience, eh. One, sabi niya, the Lord has said to Abraham, go, sa verse 1. Punta mo sa verse 4 ulit. Pagdating sa verse 4, so Abraham, ano? When? Umalis. Ibig sabihin, pag may sinasabi sa iyo ang Diyos, sumunod ka. Amen. Now, ang problema, may mga tao na gustong maging Christian, pero gusto niya, siya na susunod. Sorry. That's not the way how you live. The day you are in Christ, ibig sabihin nun, you change lordship. Used to be ikaw ang Lord, ngayon, Jesus is the Lord of your life. Ngayon, siya ang master, ikaw ang servant. Are you listening? Siya ang king, ikaw yung subject. So normal, sabihin natin, normal. Normal ang Kristiyano sumusunod sa hari. Sino sa inyo nag-i-struggle pagdating sa obedience? Kaya kita mo, kahit Kristiyan na, nangongopya pa rin. Kristiyan na, nagdodota pa rin, kasayin ng pera. Kristiyan na, hindi pa rin sumusunod sa hari. Nag-i-struggle sa obedience, eh, kasi nga, hindi mo nakikita yung magiging consequence ng iyong disobedience. Re-review ko kayo, ha? Ito yon. Ano, Pastor, ano pinakaiba ng obedience sa disobedience? Ito lagi. Pag nagdi-disobey ka, ito utak mo, ito isip mo. Wala kang iniisip yung ngayon. Ay, puro ngayon. Hindi mo iniisip yung consequence niya sa future, yung disobedience mo. Yun ang nakakatakot sa disobedience. Hindi mo makita yung future. Hindi mo makita yung consequence. Parang yung mga, you know, makipag-sex ka, hindi mo naman asawa. Hindi mo nakita yung, wala, magkakasakit ka, mabubuntis ka, di ba? Sabi, binibiro ko yung mga bata, pinagpunso ko sa mga kabataan. Nung elementary, valedictorian. Nung high school, salutatorian. Nung college, cesarian. Bakit nagkaganon? Eh kasi nga po, gumaganon. Bakit hindi natin matutunan ang sumunod? Ang yabang mo pa naman, si Jesus na ang Lord ko, oh? Eh, ba't hindi siya nagiging Lord mo? Yung pala sa salita lang. Pag sinabi mong, Jesus is Lord. Say that word, Jesus is Lord. Sabi mo mula sa puso mo, Jesus is my Lord. Eh, ibig sabihin, pag siya Lord, siya masusunod. So, ang lahat ng binibigyan ng command, tinetest kayo, chinecheck kayo, if you really believe on the existence of God. Totoo ba ito? May mga Kristiyano, kung mamuhay parang walang Diyos, hala, don't you know that God is omnipresent? Ibig sabihin, He is everywhere. Ha? Don't you know that God knows everything? Yes, He knows everything. Eh, ba't pagka, example, na-eskwelahan ka, kopyahan tayo. Baka makita tayo, hindi, kaya natin yun. Mukhang, natatakot ka makita ng teacher mo, pero yung Lord, nakatingin siya yung gano'n, no? Because He is omnipresent, He is an all-knowing God. Sabi mo nga sa katayin mo, lagot ka. Ha? Scary, no?
kayang-kaya nating huwag mag-obey, pero gustong-gusto natin matupad ang promise. This is the dilemma. Lord, may bless mo ako? Thank you. Lord, I will be a great nation. Thank you. Lord, I will be a blessing. Thank you. Go. Yoko. Ang faith, may obedience. Kung magkiklaim ka ng 3-generational blessing, kung ipamumuhay mo yung pangako sa iyo ng Diyos, pakiusap po, practice obedience. Share the word, obedience. Kailangan, yan ang number one mong gagawin. Mag-practice ka ng obedience. Number two, unwavering faith. Unwavering faith. Ano sabi ng 4:18 ng Romans? Against all hope, Abraham in hope believed and so became the father of many nations. Verse 19, ano sabi dyan? Without weakening in his faith. Ang tagal ho bago naganap yung pangako sa kanya. Pero hanga ako sa kanya. Hindi naging weak ang kanyang faith. In fact, yung unbelief niya wala doon. Ano sabi po ng verse 20? Tinan nyo. Yet, he did not waver through unbelief regarding the promise of God, but was strengthened in his what? Faith. And gave glory to God. Una, yung act of obedience mo, gawin mo. Number two, unwavering faith. Alam nyo ba yung faith, ito nagpapalakas sa atin kasi yung faith natin, nagbibigay ng hope eh. Nagpapalakas sa atin yan. Minsan, pangit na yung nakikita mong facts, pero dahil may faith, lumalakas yung loob mo. No? So, ang lahat ng taong nakay in Christ, naniniwala sa 3-generational ministry, una yan, may obedience. Pangalawa yan, meron niyang unwavering faith. Pangatlo, he gave glory to God. Yan ang linaw, oh. He gave glory to God. Lahat ng hindi magbibigay ng glory kay Lord, huwag mong gagawin. Ha? Huwag talaga. Relationship, it must be clear. Magbigay. Kung mag-aasawa kayo, manliligaw kayo, hayaan nyo yung relationship nyo magbigay ng glory kay Lord. Kung mag-aaral kayo, mag-aaral din lang kayo, galingan nyo, huwag kayo mangongopya. Pag nangopya kayo, pumasa kayo, hindi nagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos yan. Say amen. Amen? In every day, kung nagtatrabaho kayo, yung trabaho nyo, nagbibigay ng glory. Tandaan nyo, naghihintay ka pa lang. So, ito pa lang si Abraham, nung naghihintay, may obedience, may faith, nagbibigay ng glory kay Lord. Yan ang ginagawa niya. Para sa akin, tayo ngayon yung mga spiritual sons and daughters ni Abraham. Eh di kung ano ginawa nung lolo natin, dapat ganun din tayo. Ano yung una natin ginagawa? Ha? Obedience. Ano yung pangalawa? Unwavering faith. Ano yung pangatlo? Giving glory to God. Laging ganito ang ginagawa ng mga Kristiyano. Ha? I-meditate mo yan. Huwag mong itapo na yung salita na yung tatlo niya. Ano yung una? Obedience. Obey lang. Sabi mo sa mga, obey lang tayo. Habang naghihintay ng blessing, habang naghihintay ng pangako, ginagawa natin, obey ng obey. Minsan mahirap mag-obey. Minsan may temptation. Pero talunin nyo, mag-obey pa rin kayo. Ha? Sino sa inyo naniniwala dapat tuwing Sunday nasa simbahan? Time to worship ka eh. Against all hope, Abraham in hope believed, so became the father of many, just as it had been said to him. So shall your, ano? Sino rito yung kasama sa offspring? Eh tayo yung sinasabi na to eh. Say amen. Ano sabi ng verse 19? Tayong offspring, without weakening in his faith, he faced the fact that his body was as good as dead. Ibig sabihin, he faced the fact na impossible. Yung iba sa inyo, sabi nyo, 2020, magiging millionaire ako. Impossible. Why? According to facts, yun ang problema mo. Sino rito hindi mo titingnan ng facts, titingnan mo ang promise ni Lord. Taas yung kamay.
Ha? Baka magtaka ka, suddenly doors will be open to you. Pastor, wala akong business. Hallelujah. Suddenly the doors were open to me. Ha? Marami ditong mga Christian because of your obedience, because of your unwavering faith. Ano yung pangatlo? Because of ano? Giving glory to God. Ikaw makakakuha nung heir na pinapangako ng Bible. Kaya, sabi mo sa katabi mo, huwag kang bibigay. Sabi mo sa katabi mo, obey lang tayo. Manampalataya lang tayo. At magbigay tayo ng kaluwalhatian sa Panginoon. Sino excited sa life mo ngayon? Hallelujah. Amen? Pakiusap lang, no? Di ba may lolo ka? Tsaka may tatay ka? Physical yun. Mas mahalaga yung sabi mo. Sino lolo mo? Abraham. Ay, ba't ko ba naka? Tatawa na, bakit si Abraham? Anong Abraham? Kasi naalala ko na yung teaching ni Bishop. Ang lolo ko, si Lolo Baliano. Pero yung totoo kong lolo, kilala mo? Wala ka sa lolo ko. Sinrito yung inaangkin mo, lolo mo. Sino? E di yung God-ordained lolo mo. Walang iba. Nang dahil kay Jesus, nakonek ka sa Abrahamic blessings. Pinoy ka, Pilipino ka, hindi ka Israelita. But because naging Kristiyano ka, nakonek ka sa sinasabi ng Bible. Kaya maraming taga-dulos, ibe-bless talaga ng Panginoon. Hindi yan by facts, by promise. Amen. Sino rito yung pag tinitingnan mo sarili mo by facts, hindi ka makapaniwala mangyayari yon. Huwag mo kasing tingnan yung facts. Tingnan mo yung alin? Yung promise. Yung promise na yon, doon ka maniwala. Yun ang tayaan mo. Yun ang panindigan mo. And I will tell you, in a matter of time, the Lord, the Bible said, answer the promise of God to Abraham. Amen? Pwede bang tumayo tayo lahat ngayon? Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Buksan natin ang 17 ng book of Genesis, verse 5. 17 verse 5, ito po yung binanggit ng Panginoon kay Abraham. Sabi dito, No longer will you be called Abraham. Your name will be called Abraham. For I have made you a father of many nations. Sa pangalan pa lang iniba, to give Abraham the picture of his future. Verse 6, I will make you very fruitful. I will make nations of you. And kings will come from you. Dumating si King David, dumating si King Saul, dumating si King Jesus sa kanya. And then verse 7, I will establish my covenant as an everlasting covenant between me and you and your descendants after you for the generations to come to be your God and the God of your descendants after you. Itayo to eh. Ha? Naiisip nyo ba yung sinasabi ng Bible? Alam nyo, pag iniisip ko to, parang katindi. Tuwan-tuwa ako, nabahagi ako noon dahil kay Kristo. Kaya dapat, wala dito malungkot ngayon. Bakit? Ikaw yung sinasabi ng Bible eh. Yung descendants, yung generations to come, sino yun? Tayo yun. Tayo yung mga nanampalataya sa Panginoon na kung paano naniniwala si Abraham na may Diyos, tayo rin ay naniniwala na yung Diyos na pinaniniwala ni Abraham ay nagkatawang tao na ang pangalan niya ay si Jesus. Siya ay namatay sa krus ng Kalbaryo para iligtas niya tayo kasama ang ating pamilya, para mawala sa atin ang lahat ng kadiliman, lahat ng chain of darkness at higit sa lahat, lahat ng curses na binigay sa atin si Satanas. Because God's people was intended to be blessed by God so that every one of us would become a blessing. And that's why sa hapon pong ito, masayang masaya ako na sabihin sa inyo, mapalad ang maging Kristiyano. Mapalad ang nasa ating Panginoon. Amen? Amen? Bro, yung anak mong bata na yan, nadamay. Oh, bless ka ni Lord pati yung anak mo.
Kaya tayo nagpe-pray ng mga bata. Yung mga bata, pinagpe-pray natin every Sunday. Kasi kasama sila sa Abrahamic promise eh. Yung mga nanay, tatay, dalhin nyo lagi anak nyo. Dito, pinagpe-pray natin yan. Kasi yan ang mga recipient ng mga blessing ni Lord. Kaya mga kapatid, ngayong November, may goal tayo. Dali natin nanay, tatay, mga kapatid natin. Kasi gusto ko makita ninyo na loob, buong magulang, lahat ng magulang nyo, mga kapatid nyo, makakilala sa ating Panginoon. Kaya, ngayon pala, mag-pray na kayo. Sama nyo sa prayer. Sa November, apat na Sunday yon. Kung hindi mo madala sa first week, second week. Kung hindi mo madala sa second week, third week. Hindi mo madala sa third week, okay, give mo. Week by week, dalhin mo. Hindi lang members ng family mo, it could be your friends, it could be your loved ones, it could be your neighbors or relatives. Basta sa November, magdadamay tayo. We shall be a blessing to these people. Amen. Sino excited sa November? Ha? Sa November, ang topic natin, the Jedi. Jedi means Jesus Disciple. Yon. So meron tayong Jedi meeting. Yan po ay sa Cuneta Astrodome. Dalhin mo na lahat ng pwede mong dalhin. Because on that month of November, there will be more souls will be blessed in their household. Taas natin ating mga kamay sa Panginoon. Lord, salamat sa hapong ito. I-bless mo ang aking mga kapatid. Lord, i-pour out mo ang iyong promise na sa aming heart, sa aming mind, by revelation, nagpapasalamat kami, Panginoon, that dahil we are in Christ, we are now connected to the descendancy ni Abraham, Panginoon. Bahagi na kami ngayon naman ng pangako mo at kasama na kami sa iyong mga anak. Lord, sa sandali pong ito, dahil kami iyong anak, Panginoon, we just want to claim every promise that you promised, Lord. I pray that every one of us, like Abraham, we will obey, Lord, no matter what happened. We will never ever disobey you, Lord. We will keep on obeying you. There will be no unwavering faith, Lord. There will be faith established, solid, Lord. Tuloy-tuloy ang paniniwala. Tingin sa lahat, Ama, we will always bring glory to your name. Salamat, Ama, sa gabing ito na binago mo kami, pinaalalahanan mo kami. Tinataas ko ang bawat families na nagre-represent dito. Salamat sa iyong pangako, the whole household, the whole family will be saved. We claim it in Jesus' name, Lord. We lift up to you our family, our parents, and our brothers and sisters. I-save mo sila, Panginoon. Gamitin mo ako para maging way, channel na mabless ang aking family. Salamat, Ama. We praise you and we honor you in Jesus' name. Amen and amen.